Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala. Sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawing mong mahalin namin ang iyong mga kautusan. Upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatagpa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita.
Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon'y natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Ang puon ay papurihan. Siya ay aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang puon ay papurihan. Siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kaniyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggat sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Gusto ko po na buksan ninyo ang inyong pandinig. Gusto ko po na mag-focus kayo
sa ebanghelyo na ating pagninilayan. Huwag na muna kayong magtawanan sa katabi ninyo. Huwag na muna kayong magkwentuhan. Kung gagawin nyo yan, huwag na lang dito. Doon na lang sa lugar na komportable kayo. Bakit po? Kasi ang ebanghelyo ay tumutukoy sa mga taong pumipigil sa misyon ni Jesus. Malalim at diretso ang salita ni Kristo. Ako ngayon ay nagpapalayas ng mga demonyo at nagpapagaling. At iyon din ang aking gagawin bukas sa makalawa. Ibig sabihin po, walang sino mang pwedeng pumigil sa misyon ni Kristo na iligtas ang tao. Walang sino mang makapangyarihan o mayaman na katulad ni Herodes ang pwedeng pumigil sa kaniya. Dahil nakatalaga na ang taong sumusunod sa kaniya ay kasama niyang maliligtas at kasama niyang dadalhin sa kaniyang kaharian. Ang ebanghelyo ay nagbubukas sa lahat ng nakikinig na ito ay marubrob na nais ni Jesus na ang Jerusalem ay maligtas sapagkat ito ang kaniyang pangako. Lahat po tayo ay tinatawagan ngayong araw na makiisa sa misyon ng pagliligtas ni Jesus. Kahit alam ni Jesus na sa pagpasok niya sa Jerusalem, siya ay parurusahan, papatayin at ipapako sa krus, hindi ito nakapigil sa kaniya dahil mas mataas at marubrob ang kaniyang misyon na iangat ang tao mula sa pagkakasala, na alisin ang tao sa pagkabulag sa ugnayan niya sa mundo, na alisin ang tao sa kanyang mga maling gawi at mag-focus sa kaligtasan ng Diyos. Diretso si Kristo, kaya dapat din tayong tinatawag na Kristiyano ay diretso sa ating misyon. Hindi iniwanan ni Jesus ang misyong nakatalaga sa kaniya. Ipinilit niya, sapagkat lalakad ako at magpapatuloy ngayon, bukas at sa makalawa, kahit na ito ay hinahadlangan ng mayayaman at makapangyarihan. Sa kasaysayan po ng ating simbahan, sa kasaysayan ng ating pananampalataya, milyong-milyong tao na ang sumunod kay Kristo at nagbuwis ng kanilang buhay. Sa kasaysayan natin ng halos 2,000 taon pagkatapos itatag ni Jesus ang simbahan sa lupa sa pangangasiwa ni San Pedro, napakarami ng tao ang nag-alay ng buhay at sumunod sa kaniyang yapak. Kaya nakahihiya sa Diyos, nakahihiya sa napakaraming taong ito na sa panahon natin, hindi natin kayang pangalagaan ang kaniyang banal na simbahan. Kumbaga parang nakahihiyang humarap sa mga banal na ito na nag-alay ng kanilang buhay upang ang simbahang kinikilala natin ngayon at tinatamasang pananampalataya ay pinagdiligan nila ng kanilang buhay. Ito ang misyon ni Kristo na iniiwanan sa ating lahat.
magpapatuloy tayo ngayon, bukas o sa makalawa na ating pagtagumpayan ang misyong ibinigay ni Kristo sa atin ngayon. Kung napanood po ninyo yung pelikula na Of Gods and Men noong 1996, ito ay totoong kwento sa siyam na mga monghe sa Albania. Ang dalawa doon ay pinaalis na nila dahil sa kanilang katandaan. Naiwanan ang pito. Sila ay unti-unting sinasakop at pinaparusahan dahil sa civil war na nangyayari sa Albania. Kaya sila ay nag-meeting at nagtanong si Brother Christian na kanilang leader, tayo ba ay aalis? Tayo ba ay susunod din sa dalawa upang tayo ay maligtas sa panggigipit ng mga rebelde? At iisa ang kanilang tugon, kung saan tayo dinala ng Diyos, doon matatapos ang ating misyon. Kaya sila ay isa-isang pinatay ng mga rebeldeng galit sa mabubuting gawa. Noong 2016 sa Yemen, apat na mga madre ng Missionaries of Charity ang isa-isang pinatay dahil lamang sa kanilang mabubuting gawa sa pangangalaga ng mga matatanda at may kapansanan. Sa walang anumang rason, sila'y pinatay kasama ng iba pa sa kanilang kumbento. Tinapos nila ang kanilang misyon kung saan sila dinala ng Diyos. Sa Pilipinas, sa nakalipas na isang taon, limang pari ang pinatay sa iba't ibang kadahilanan. Si Father Richard Nilo sa Kabanatuan, si Father Ray Ormemeneta sa Kalamba, si Father Marcelito Paez, si Father Mark Ventura, si Father Rene Regalado, na ang kanilang misyon na ibahagi sa mabubuting gawa ang mga aral ni Kristo ay tinapos ng mga balang walang pait na tumama sa kanilang katawan. At marami pa ang nagbubuwis ng buhay. Ano ang ibig sabihin sa atin ni Kristo na hindi tayo matatakot pumasok sa Jerusalem ng ating buhay kahit alam nating tayo ay maghihirap? Dahil ang korona ng pagtatagumpay at sasabihin sa ating pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ikaw na dumadating sa pangalan ng Panginoon ay pagpapalain sa dulo ng ating misyon sa buhay. May pamilya ka? Nagkakaroon ng problema? Huwag mong iwanan. Ipagpatuloy mo. Matatapos din yun. Meron kang personal indecision? Ipagpatuloy mo. Matatapos din yun. Saan man tayo dalhin ng Diyos, ay mayroong dahilan kung ating yayakapin ang misyong ito sa araw-araw. Matuto po tayo palagi sa mensahe ng Ebanghelyo. Matuto tayo palaging iakma ang ating buhay sa imbitasyon ni Kristo na palagi nating tanggapin ang pagbibiyaya at lakas na kaniyang ibinibigay.
Kaya nga po si San Pablo sa kaniyang sulat sa mga taga-Efeso, inyo pong suutin ang balabal ng katapangan, yung plate na siyang nagbibigay sa atin ng proteksyon dahil ang ating mga kalaban ay ang mga makapangyarihan at mayayaman sa lipunan. Sapagkat ang tunay na Kristiyanong sumusunod kay Kristo ay natututo at namumuhay ayon sa kaniyang halimbawa. Ang tunay na yumayakap sa buhay na ibinigay ng Diyos ay nagtatagumpay at kaniyang binubuksan ang kaharian sa sinuman. Hayaan nating tayo ay magbunga sa pamamagitan ng pagsunod sa kaniya, pakikinig at pamumuhay ayon sa diwa ng kaniyang pag-ibig at ng kaniyang awa. Saan man tayo pumunta, dalhin natin ang pag-ibig at awa ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta na ituro sa mga tao sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi panghinaan ng loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuligsa at paglaban sa kanila. Bagkos, palakasin sila ng pag-ibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Atin nawang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos, gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga na mayroong personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Yaong mga yumao, naway gawing malinis ng mapagpagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Panginoong Diyos na buhay sa Jesus tulad ng kaniyang ipinangaral, ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa kaniya nang walang pag-aatubili patungo sa kaniyang kaharian, kung saan siya ay Panginoon magpakailanman. Amen. Magsiupo muna. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayad mo ang mga alay na aming iniyahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sayo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang dahilan ng ating pagpapatuloy hanggang sa kaniyang kaharian. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Proclaim that
Announcements. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na Nobyembre 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipagnayan sa Faris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-8195-959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Inihahandog ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Booklet. Ito po ay naglalaman ng novena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Parish Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa kisam ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, minumalaki ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, minumalaki ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, minumalaki ka namin.